Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati rin natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Tayo'y nandito, tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, kinakaawaan tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, pasasalamat at parangal ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus na Sareno. Patuloy tayong naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Sino rito ang nagpapahid ng abo nung Miyerkules? Taas nga ang kamay. Ayan, halos lahat tayo nagpapahid ng abo. Ibig sabihin, sumasama tayo sa paglalakbay ngayong Kwaresma. Isang panahon ng pagpapakabanal. Isang panahon na pagsama kay Jesus na Sareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan. At ang isang pamamaraan ng pakikilakbay kasama si Jesus Sareno ay ang pagsasakripisyo, lalo na ang pag-aayuno. Kaya nga, pag Biyernes, sinisikap natin na hindi muna kumain ng karne. O dili kaya'y mag-alay ng sakripisyo. Kaya paulit-ulit muna ako ng tanong, lalo na ngayong unang linggo ng Kwaresma, ano yung sakripisyong aalay natin sa Diyos? Ngunit binigyan tayo ng babala. Kahapon sinimula nito ni Isaías. Sabi ni Isaías, oo, mahalaga ang sakripisyo, ang magpakagutom, ang mag-alay ng kaunting hirap. Pero sabi niya, hindi doon nagtatapos. Dahil pwede kayong magsakripisyo, magutom ng walang kabuluhan. Kahapon nga kinuwento ko yung isang nobisyada, sabi niya sa kanyang Madre Superiora, Mother, tingin ko banal na ako. Sabi sa kanya ng superiora, bakit? Kasi ho, minsan isang araw lang ako kumakain, sa lapag na lang ako natutulog bilang sakripisyo, at minsan hinahagupit ko pa yung sarili ko. Sabi sa kanya ng Madre Superiora, tumingin ka dun sa bintana sa labas, nakita mo yung kabayo natin? Yung kabayo natin, minsan lang sa isang araw kumain, sa lupa natutulog at hinahagupit din paminsan-minsan, sa tingin mo ba yung kabayo natin banal? Dahil hindi nasusukat ito sa paramihan ng hirap at sakit. Dahil sabi nga ni Isaías, nagpapakasakit ka nga, nag-aaway naman kayo, nagpapakagutom ka nga, nandaraya ka naman ng kapwa mo. Gumagawa ka nga ng maraming sakripisyo, hindi ka naman tumutulong sa may hirap. Baliwala lahat yan, sabi ni Isaías. Kaya ngayon, pinagpatuloy niya, kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin, kung ang mga masamang salita'y iiwasan, naalala ko tuloy minsan, pagkatapos ko ng misa doon sa dati kong simbahan, nakita ko may nagkakagulo. Doon sa may parking lot, kalalaki pa ng krusa noo. Nag-away sa parking kasi naguunahan. Kung sino ang makakapark, nagigit-gitan. Hanggang nagmurahan, nakakalungkot. Tignan, lahat sila may krus pa sa noo. Tapos nag-aaway. Baliwala daw lahat yan, sabi ni Isaías. Kung gusto ninyo, nadinggin ng Diyos ang inyong dasal, tanggapin ng Diyos ang inyong alay, kayo'y matulad sa pananim na sagana sa dilig. Muling itatayo ang lingkod,
muling itatayo ang pundasyon. Kung kayo'y magpapakabanal, kung kayo'y magiging mauwain. Kaya nga't ngayong Kwaresma, opo, magsakripisyo tayo, pero sana ang sakripisyong yan, hindi tayo gawing masungit. Ngayong Kwaresma, marami ang sumusungit kasi marami ang sakripisyo. Hindi nakakain, ayan, sumungit. Sabi, hindi muna ako magpe-Facebook. Ayan, pagdating tuloy sa bahay, inaway lahat ng kasama sa bahay. Galit sa mundo. Kasi yung mga dating nakagawian, binitawan. Pero lumago ba sa kabanalan? Hindi. Hindi dapat lumago sa sungit. Lumago dapat sa malasakit. Kaya nga nakita natin sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus sa Sareno ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang awa. Tinawag niya si Levi, si Mateo, isang maniningil ng buwis, isang tinuturing na makasalanan at marumi ng mga tao. Yung mga Pariseo, yung mga nagsasabing, banal kami, mabait kami, pinandidirihan nila yung mga makasalanan. Minamaliit nila yung mga tinuturing nilang masasamang tao. Pero iba si Jesus sa Sareno. Nakikita niya ang pangangailangan. At ano ang pangangailangan ni Mateo, ni Levi? Mayaman na siya. Nasa taas na ang posisyon niya. Pero alam ni Jesus sa Sareno, hindi siya masaya. Alam ni Jesus sa Sareno, alipin siya sa kasalanan. Kaya ano ang ibinigay sa kanya? Awa, malasakit, at habag. Mga kapatid, ganun si Jesus sa Sareno sa bawat isa sa atin. Alam niya, oo, kailangan mo ang kagalingan sa katawan. Oo, kailangan mo guminhawa sa buhay para sa negosyo mo, makapag-abroad ka, ma-promote ka. Pero alam din ni Jesus sa Sareno, ang malalim mong pagkagutom, ang talagang pinakahanap-hanap mo sa buhay. At alam niyo, masaklap, minsan tayo ang hindi nakakaalam kung ano talagang dapat nating hanapin sa buhay. Kaya tayo bumabaling ngayon sa Kanya. Hindi lang para sagutin ang ating dasal, kundi tulungan tayo matuklasan, mahanap ano talaga ang makapagbibigay galak at kabuuan sa ating buhay. Marami sa atin ang katulad ni Mateo. Nasa atin na ang pera, meron kang pamilya, meron kang kabuhayan, pero may hinahanap-hanap pa tayo. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, binibitawan natin minsan ang pagkain, binibitawan natin minsan yung mga nakasanayan at nakahiligan natin, nagsasakripisyo tayo, binibitawan natin, halimbawa nakita mo, ay, dami ko palang damit, maibahagi nga ito. Yung ibang damit ko, hindi ko pa nagagamit, bumibili na naman ako ng bago. Maibahagi nga ito para masabi natin sa Kanya, kaya namin bitawan ng lahat maliban sa inyo. Sapagkat nasa inyo, mahal na pong Jesus sa Sareno, ang tunay na hinahanap ko sa buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, ialay natin, anong sakripisyo mo ngayong Kwaresma? Pero huwag kang huminto sa sakripisyo. Tandaan mo, ito ay daan lamang, paraan lamang, para lalo tayong maging maawain, mapagmahal, at lalo tayong malapit sa Kanya. Sapagkat ang pinakahanap-hanap natin sa buhay, ang tunay na nakakaalam,
ang tunay na makapagbibigay nito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.